Putol? Putol yung ano niya eh. Putol yung ito. Ganito ang damage niya. Nasaan? Tignan niyo yung, pansinin mo, tignan mo letter C. Tignan mo kung magle-letter C ka pa dyan. Putol na nga eh. Ayan o. So, patayo si ano? Sinangay. Hindi ko... So, anong pwedeng gawin? Talaga mag-aang na lang siya nito. Hindi na siya pwedeng operahan eh. Kailangan ito, nakahanin na siya. Titigas na lang yun. Patayo siya, pag ihihi na lang. Tapos, bone ano? Bone vitamins para mabilis ano? Putol sir eh. Putol? Putol po yun. Akala niyo, di ba natin siya? Ha? Akala, hindi sinabi ng doktor putol daw. Pero, galing na yan. Oo. Ito po. Pero nga naman ano? Ngayon na-play na siya eh. Nakatayo siya. Yun nga po, yung magiging tayo niya, hindi na niya magiging balance. So, oo, ganyan lang. Putol nga, maiksi ng pan ito. Oo. Kung mapapansin nyo, ito yung letter C na ito. Napakaluwang. Ayan na yung pinaka ito. O, putol na kagad. Nakapatong siya. Crack yan. Crack yan. Paano ba? Sige kita. Yung napansin din naman namin na iba. Crack yan. Umurong na oh. Pag so, hinatak mo yan, pag hinatak ko yan, pak, putol yan, tanggal yan. Luluwag nga. Pero, wala. Lumpo pa rin si mami. Sana po makikinigyan nyo. Hindi, dinadobol. Kasi hindi mo nga siya mahatak dahil walang x-ray. So, pinag-insignan. Wala nga po. Ayun na po, nakalagay rin doon. Hindi lang gano'ng inilapo. Sana sir, hindi po pwedeng... Kesa po rin. Mayroon pwedeng ipilit yun. Hanggat maaari, pagagalingin muna natin si nanay, mag-take siya ng mga bone vitamins. Yun yung ginagawa niya, bone vitamins. Tapos, tatayo na lang siya pagka iihi siya, kailangan nakaano siya. Naka-wheelchair na muna siya pansamantala. Kasi, basag talaga. Anong paraan? So, inom muna ng calcium? Yan, mga ganyan po muna. Mas mapabilis yung recovery ng bone niya. Pag tumigas na yun, tumitigas naman yun. Uh-huh. Kaso nga lang, medyo dadayain natin yan sa mga susunod na mga 6 na buwan. Dadayain na natin yan sa sinelas niya. Okay. Medyo... tataasan yung kabila. Oo, kasi nga. Yeah. Gawa ng basag yun dito, yung neck femur niya. So, di na ba yung gawin? Uurong yan. Lilit yung isang paa niya. Uh-huh. Ang tawag nga dyan is subcapital fracture. So, ano yung pathway lang niya para hindi masakit lang labang pa? Naka-wheelchair. Yun yung pinaka-safe na ano. Pinaka-safe. Yun ang nakikita ko. Kasi bawal na muna siyang ganun-ganun din. Mm-hmm. Bawal na muna yung ganun-ganun din. Bawal siyang stretch. So, after 6 months, possible? Titigas yun. Kasi, dapat yan, 1.5 months lang. Eh, kaso pag mas matanda, mas mabagal yung metabolism. So, kaya, balik na yung mga after 6 months. Mas to check na. Titignan natin kung ano pang magagawa natin. Kasi yan, sir, di ba nung nakaraan, in-explain ko sa inyo, ayaw kung ano, dito na muna ako na gano'n. Kasi nga, suspicious talaga siya na, kasi natumba siya eh. Ang nangyayari dyan, talagang pag medyo umiidad, nababasag talaga yan, yung neck na yan. Kanya na nangyari sa kanya. Tapos umuurong na yan, siyempre pag gano'n, napupudpud na yan. Pinipilit kasi natin diin. Yun po nangyari. So, hintayin na muna mag-heal kung mag-heal. Yun lang po. Ano kung mag-heal. Pa-review nyo rin to. Baka mali ako. Pa-review nyo rin po sa ibang mga ortho-doktor. Para yun yung sinabi ka ganyan, doktor. Balik. Yeah? Sabi yun lang tuloy. Yun nga. Kaya bumalik lang. Para i-double check lang kung ano ba. Okay. Kasi wala naman nakasulat. Siyempre, binasa. Pero yun na. Walang fracture. Hindi lang po na-elaborate ng maayos sa inyo. Hindi lang po na-explain mo. Ng doktor. Oo. Pero, kita mo. Ako hindi ako doktor pero kaya ko yung femoral neck. Yung neck niya. Mm-hmm. Ngayon, siyempre hindi lang pero sinabi na sa inyo putol to. Sabi nung una agad. Pero hintayin daw yung resulta nung nilagyan niya na parang undecided pa siya. Uh-huh. Suspicious. Kaya nainala to, baka putol to. Uh-huh. Pero ngayon, nung lumabas na yung ano, nung unang-unang sabi sa inyo nung to, nakita yan. Putol yan, sir. I'm sorry, pero maliba na lang, kung marami kayong pera, papaano nyo? Katulad kanina, may pumunta rito, panoorin nyo. Ganito, transplant. Mm-hmm. Yan ang mangyayari nyo. Ganito ang mangyayari yan. Kakabitan siya ng artificial. Hindi naman lahat pwedeng magawa, di ba?
Yes, mayroon pong limitation. Lalo na kahit sa mga ano, kahit sa mga ibang ano, pag pinakailaman nila 'yan. Yeah, hindi na. Mas lalo pong madadamage si Mami. So sana. Pero sa ngayon, ang hinatap gawa ng siyempre ako. Hindi na lang. Mas maingat tayo. So ang possible is wala, yun nga. Siyempre, wala natin mag-aasa doon. Hintayin mo na lang yung heal. Hintayin lang natin. Then, iwasan nyo lang muna, Mami, mag-ano. Huwag yung ipinit itayo. Habang pinipilit kasing itayo, lalo siyang lalo nadidisgrasya yung buong. Pero yung pagtayo-tayo lang niya ng gano'n, ganyan. Mas maganda, tutulungan siya. Para magaan lang yun, no? Okay. Kasi yung impact ng bigat, madidiin, sira nga ito eh. Sira nga ng improvement. Mag-inilot na siya. Eh, mataas naman na. Dati ayaw eh. Ano ba ang problema na yun? Masak. Hindi maitaas yung short coat. Pampers. Hindi maitaas. Hindi mataas. Mahina siya. Pero naitataasan natin. Masakit siya. Okay. Sige, pag-uwin pa natin ng konti. Pati yung kabila niya. Pero hindi na siya. Paling, wala ining development. Kaya nang medyo irritable pa siya. Wanda. Ito ba yung masakit? Ito, ano yan eh. Yan yung left side. Na yung stroke. Ah, sa stroke yan. Okay. Kaya normal yan. Ganyan. Pag namakad ka, masakit. Pag namakad ka. Hindi nga po pwede yun, sir. Huwag yung pilitin, sir. Makuputol yun. Kaya nga, tumuyo mo siya eh. Masisira yun, Mami. Masisira yun, promise. Lalo kayong mamumblema. Lalo lang mamababagay. Hmm. Kasi nga, buong crashing ang mangyayari mong... Pero pwede naman. Okay, oh. Dito manggagaling yung force nyo, okay yun. Pero yung hindi, tatayo kayo naman. Ang ginagawan ng apo ko. Kasi nanilibus ko eh. Hmm? Pinaka the best, sir, para sure po tayo pagpasaking opinion kay ulit. Kung ano yung the best, kung pwede pa siyang tumayo o ano. Sa orthodoctor, para sure kayo. Sa akin, baka hindi pa kayo ganong naniniwala. Okay lang. Man. Para sure po lang din. Para sa inyong kapakanan din. Para sa akin, ha. Akin to, based on my own opinion. Hindi siya pwede muna magpupuyar sa naro. Kasi, lalong madadamage yung femoral neck niya. Pag na-damage, habang nagpupumilit siyang yung bigat na yun, maduduro na maduduro yun. No? Kasi medyo na siya, 68 pa talaga. Talagang brittle na yun. Kahit pa-review nyo lang yan sa ano, pa-review nyo lang sa, lalo yung mga fresh graduate. Yan, maganda. Kahit hindi veteran, pag nakita yung itsura niyan, ayun yung ni hatakin yung ako yung sinasabi yung side isa proper yan yan maganda yung nahanap mo yung naitatas ni papers mo napakukas ng plato napakukas sa kayo na stroke na kayo eh mahina na talaga yung mga ano nyo mga yun ang nami-miss nyo yung lakas nyo dati.
gagawin ka na lang namin na, ilagyan na lang namin ng rampa, tapos sa ala na magbugas ng ano. Eh, wala na, ay nasto ko si nanay, kaya ganyan, mahina na. Pero yan, ang nangangat-angat nyo. Angat? Yeah. Yung sabi mo sa pagkos mo sa akin. Di ka pa ganun? Kup naman yung lahat yun. Ay, masakit pa. Masakit pa siya? Sige. Kung malamit ako ng pagkamot. Pag? Ay, magkakatili ko. Di mo talaga maabot yun. Eh, ay, kahit na masino, hindi mo talaga abot yun. Natin, meron sa inda na abot. Ayun, hindi na. Ah, medyo dito, medyo masakit pa dito. Pag ano yung mga piyesa-piyesa nyo, so sana, talagang mamimiss nyo talaga yung dating kilos nyo, yun yung hinahanap nyo, yung mga dati. Eh, hindi ako yung bago bumaksak yun. Nakagalaw pa ako. Eh, bumaksak ako doon na hinto. Nagkanda basag-basag nga kasi na yun eh. Pain na basag sa buto nyo. Nung natumba kayo, sana hindi na kayo matutumba kasi pag natumba kayo, huwag naman. Kaya nga sana nga, huwag naman. Ano eh, mga sumtumba ko na yan. Yung unang malapit sa handa. Tapos yung 26, yung ito na nga, ito na. Sana 29. Hindi na kayo matutumba ko eh, kasi medyo kasi ginawa na niya, malutong. Ginawa na niya ako ng hawakan doon sa baliguan. Tatlo. Tapos sa sa malapit sa baon, dalawa. Hindi namin yun. Hindi ako pwedeng That time, minimitasyon. Hindi ko pwedeng piliin eh. May fracture, sir, ha? Ay, buhatin na lang si...